Sa balita naman sa labas ng bansa, lalo pang nagugutom ang mga Palestino bakwit na apektado ng digmaan sa pagitan ng Israeli forces kontra grupong Hamas sa Gaza Strip. Karamihan sa mga ito, pinili na lamang na maghintay sa Gaza parating na ayuda. Kulang pa rin kasi ang mga pagkaing nakakarating sa Gaza. Idagdag pa ang mga nangyayaring looting sa ilang truck sa Northern Gaza. Ayon sa ulat, nasa 77 truck ng ayuda kada araw ang dumarating sa Gaza City nitong Pebrero. Malayo yan kumpara sa 150 mga truck noong Enero. Una nang sinabi ng United Nations na kinakailangang umabot sa 500 truck ng ayuda kada araw ang makarating sa Gaza Strip. Winasak po naman ng Ukrainian forces ang patrol ship ng Russia sa ginawa nitong drone strike sa baybayin po ng Crimea. Bago ang pambobomba ay nakahuhunan pa ho ang pag-atake ng pwersa ng Ukraine. Tinukoy ng Ukrainian military na bahagi ng Russian Black Sea Fleet ang napinsalang patrol ship. Dahil diyan, sinuspindi ho ng mga otoridad ang operasyon ng tren sa Crimea na nag-uugnay ho naman sa Russia, dulot pa rin ng pinsala ng maritime drone attack ng Kiev. Wala pang nilalabas na pahayag ang Defense Ministry ng Russia kaugnay sa nangyaring pag-atake. Hindi naman bababa sa 77 migrante ang nasa gitna ng isang charity group matapos mahulog ang sinasakyang barko sa karagatang sakop ng Mediterranean. Bawang mga Libyan national ang sakay ng vessel. Nangyari aksidente matapos magmaniobra ang kapitan sa naturang barko. Agad namang rumesponde ang isang German NGO. Isa naman ang naitalang namatay sa trahedya matapos itong malunod. Ayon sa ulat, patungo sa ng Italian port ang sinasakyang vessel ng mga biktima. Patuloy po ang kanilang migration. Tumatakas din po sa kagutuman sa kanilang bansa. Nilamon po naman ng sunog ang isang industrial site sa Michigan sa Amerika. Sa tindi ng apoy ay nagkaroon po ng matinding mga pagsabog dahilan upang maglipara ng mga debris. Agad inilikas ng Michigan Police ang mga residenteng naninirahan malapit sa pinangyarihan po ng sunog. At ayon sa Detroit Free Press, aabot sa daan-daang pagsabog ang naitala sa apektadong lugar. Blanko pa ang mga otoridad sa naging sanhi ng sunog. Wala po namang napaulat na nasaktan o namatay sa naturang pangyayari. Bugbog sarado ang ilang Pinay trans women matapos kuyugin ng mahigit 100 Thai trans women sa Bangkok, Thailand. Kahit may mga pulis, hindi nagpaawat ang mga Thai sa pambubugbog sa mga Pinoy. Pero bago pa yan ay nasa 20 Pinoy na miyembro ng LGBTQ+ at grupo ng Thai trans women ang nagkasakitan. Nagsimula ang alitan sa isang kainan matapos umanong mag-middle finger ang isang Pinay trans. Rumes baktuloy ang mga Thai trans at saka pinaggugulpe ang mga Pinoy. Pagkatapos ng gulo, dinala sa istasyon ng pulis ang mga sangkot sa bugbugan. Ikinalungkot naman ang ilang grupo ng LGBTQ+ ang nangyaring sakitan. Sa huling ulat, nasa police station na ang kawani ng Philippine Embassy sa Thailand kasama ang 4 na trans women. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.